Rockstar. Kaya mga Rockstar, ang gawin po natin ngayon, araw na to, ay magluluto po tayo ng mackerel na with a special sauce. Kung mga gamitin natin mga special sauce, mamaya titimplahin po natin yan. At kasamahan po natin ng kalabasa puree, yung pinaka sauce. Okay? So, pakikita ko sa inyo kung paano linisin itong mackerel. Nakabibili ko lang. Very fresh. Okay? Pagkat wala naman po laman ng ulo, o tilapia. So, usually, ay tapos natin yan. And then, we start removing itong kanilangga. Ito ka. Okay. Mamaya po, piprito natin siya. Kapag natin. At mamaya po, ilinisin na po natin yan. So, ganyan lang po ang paglilinis niyan. Hindi na po natin sasama ang ulo sapagkat wala naman po naman ang ulo. At then, at the same time, meron tayo ziplock na lagyan para maisip natin itong para itatapon natin, nakasip po siya. So, kung gusto nyo po madali, gamitan nyo po ito. Ikat nyo lang. Gamitan nyo po ng scissor. Kabuntot. And then, pag kinat nyo po yan, isama nyo itong parte na to. Okay? Ayan. Tapos, isipin po ang bituka. Ganyan lang po kamilis. Okay? Kung merong tinik dito, gusto nyo alisin yan, pwede nyo pong gamitin ng scissor, ipitin nyo lang po. Okay? Pagkat ito lang po ang kailangan natin sa mackerel. Hindi na po natin na kailangan yung area na yon dahil wala naman po laman yon. Ang purpose na natin, mura lang po naman ang mackerel. So, mamaya po, binilis niya, maalis pa natin yung ibang mga dapat alisin. So, ganyan lang po. Got this area. Got this area. Got that area. And then, pag hindi na po sariwa ang isda, makita nyo, sumasabog na po yan. Pero ito, at least sariwa pa po siya. Then, i-fry po natin siya. Pag pinry po natin siya, hindi po siya kailangan i-fry para makuha natin yung taste ng isda. Okay? So, we do the same. Pwede dito. Isa. Kailangan po matalim yung isda nyo. At mas maliit lang. Maliit. Natin ng bituka. Yan po. Yan lang. Ikawas tayo. Okay, space. Clean as you go. Kailangan lagi itong malinis ang ating pinaglulutuan. So, hindi po madali. Mahirap gawin ang mackerel. Kung pipili po kayo yung may kalakihan po ng konti, para mabilis po siya gawin. Alisin po natin yung mga yan po yung malansang parte ng isda, yung mga dugo-dugo na yan. Tapos
next year. Wala naman pong gano'ng paliskis yan. So mga crackstar, lilinisin na po natin maigyan. Para alisin natin ang lasa. Mas maganda po yan pag malinis. At walang dugo. Ang pag-aasnan po na gagawin natin ay iba. Puputo tayo ng tubig para balanse po ang templado niya. We're gonna do different way of salting the fish. So, tubig. Tignan natin ang salt. Ang kagandahan nito, hindi po siya maalat. Ayaw po natin maalat ang isda. Just a mere tagla po siya ng konting alat. So ito. At parang inaugasan natin sa salty salt water. Kung nung nasa place daan kami, minsan walang asin dahil maalat yung tubig. We do the salting through the salt water, sea water, which is salty. So, alright. Ngayon po, nakakuha na po natin sa salt water. Next step po natin, ipapun natin siya ng konting breading para pag tinubos po natin ay maganda. So, yan po. Po, pinipreto na po natin yung mackerel. Nakita nyo, napakaganda. Very perfect. Okay. Konting breading. Recommended po tempura breading para maganda po ang hindi. Napakaganda. So, po tayo sa pagkakasong luluto and then we're gonna make a special sauce. Saka po pala, ang gagawin natin sauce to be corrected ay nalimutan ko nga pala itong buro na gawa sa Pampanga. Ito po ay order po to sa Pampanga. Dinala po dito, may nagdala po dito at yan po ang gagawin natin. Burong kapampangan, sweet chili burong kapampangan. Yan po ating magiging sauce sa araw na to. Sweet chili burong kapampangan. Ito po ay new, bago. Titignan natin. It's like, it's part of our freestyle cooking series number 3. Malalaman natin kung anong kalalabasan dito. Thank you. Yan pa lang ulo at bituka ng isla ay gagawin po natin lugoong. So, ang gagawin natin ay hugasan po natin dahil ma balansa po yung dugo ng isda. So, hindi po natin isasama ang dugo. Ito natin ang kanyang dugo. Tama. Mga rockstar, yan na po yung naluto nating mackerel. Ngayon po, ang gagawin natin ay yung kanyang sauce. So, tatabi po natin for sake. At gagawin po natin yung bagoong. Ang gagawin po natin ngayon ay lalagyan natin sa food processor. Ito. Okay. Yan na po yung ating homemade bagoong. Diba po doon sa... So ito na po yung ating ginawang bagoong na isda doon po sa ulo ng mackerel. Nakita niyo po, so wala pong tapon, wala pong tayong tinapon dahil inugasan natin ang bituka at ang ulo, nilinis natin
at ligyan natin sa processor. At ngayon po ay tiniplahan natin. Mga 3 days po, igigisa na po natin yan. Okay? Para kita natin ang resulta kung success o hindi. Okay, mga rockstar, gagawin na po natin ang ating special na sawsawan para po sa ating mackerel, fried mackerel. Okay? The garlic. Ilan po ang nilalagay natin? Garlic lang po. Burong ka pambangan po ito. Amoy pa lang. Swabe na. Okay. Wow. Kikita po ang amoy ng buro. Kung hindi po kayo kanyang kumain ng buro, sa amoy po medyo hindi kayo ikatating po. Pero yan po talaga ang amoy ng buro. Kaya nga po buro siya. Fermented. Alam ko sa shrimp po ito eh. Fermented shrimp. Wala po siyang kanin. Ayan. Kanin water siya. Kaya na pinalan po natin ilagay siya. Dito natin na igi ang buro. Amin. Kung kayo ay sanay kumain ng buro, napakabango po ng amoy. Kung hindi po kayo sanay kumain ng buro, ay iba po ang magiging pangamoy nyo. Pero napakasarap po talaga niya. Parang durian. Okay? Ang lutas ng durian, pag biniyak nyo po, ay talagang hindi nyo kaya ang amoy. Pero kinain nyo, ay may actually may bugtong sa durian. Pero ang durian is one of the best fruit pang-kain. Talagang actually paborito po yung durian ng isang presidente ng Pilipinas na Tagadabaw. So talaga po very healthy ang durian. So, napag-usap natin. Kaya po, ay ito ang ating buro. Yan. Kailangan po talagang gigisahin natin ng igyan buro. Yan. Wow. Ngayon, bumaba muna po siya. Ang bango na. Okay. Talagang remember, ang buro is fermented. Anything that's fermented, medyo talaga pong iba ang amoy niya. Even sa mga cheese. Mayroong masasarap na cheese, pero hindi niya kaya ang amoy. At kung alin yung medyo hindi maganda ang amoy sa mga cheese, ay yun po ang masarap. So, kailangan lagi mong haluin para hindi po masunog. Lalo na po doon sa mayroong tabi. Okay? So, keep stirring. Inaano natin ang apoy. Wow! Napakaganda. Ito na po ang ating mga sauce. Ngayon, gonna go. Ling hams. Ginamit na po natin ito. At ngayon, lalagay na po natin. Wow! Ito po ang kakaibang luto natin. Dahil tulad na sinabi natin, part po ito ng freestyle cooking natin. Yan, nag-iba po ang amoy niya. Nakasap po natin ang apoy. Na very nice cook. Okay, lagi niya po. Wow. Ito po ang ating magiging secret ingredients para sa ating burrito. Isya ng cooking wine. Konti, para maalis ang amoy na at yung lansa. Wow, ang ganda. Lagi po natin ilagay ng ginger. Dahil ito ang ating nalagay ay turmeric oil. Ito na rin. Ito po. Ang turmeric oil. Ito
ating sauce. This time, dalhin po natin sa lamesa at sisimulan na po natin ang ating mukbang. Okay mga ka-rockstar, tapos na po yung ating simple pagkain na naman. Actually, kung nakita nyo ang pagkakaprito natin dyan sa ating mackerel at paglilinis, ay napaka-simple lang po. Alisin ang bituka, wala malinis ang malinis, alisin ang anumang rasa. And then, yung pong ulo at bituka niya ay ginawa po nating bagoong. Okay? Hopefully, this bagoong. Yung nga po lang bagoong, nilagyan po siya ng oil, nilagyan po siya ng garlic, nilagyan po siya ng cooking wine para maalis po yung lasa at yung flavoring. At after 3 days or 4 days, pag na-ferment na po siya, igigisa natin. Let's see what's coming it. At ngayon po, ito pong ating gagawin. Ito na po yung sauce na ginawa natin. Ito po yung buro with sweet chili sauce. Talagay po natin yan. At we gotta do a taste test. Okay? Tignan natin. Mas maganda siguro kung kakamayin natin dahil itong mga gantong pagkain ay kinakamay ito. Pero tignan natin ang taste ng ating buro with sweet chili sauce. Napakasarap po. Super sarap. Nagalo yung sweet chili sauce at saka yung burong kabambangan. Ito, makakain na po ito ng mga taong hindi ganong mahilig sa buro. Dahil nandun na po yung sweet chili sauce na yung binili po natin na napakaganda. Ay napakasarap po talaga. Masarap na kainin na naman to. Kaya samahan niyo ako sa pagkain mga ka-rockstar. Simple pagkain. Ito pong itong ating mackerel ay mura lang po ito. Ito po yung basmati rice natin. At yung pong ating ginawang sauce, yung buro, nabibili po nyo yan sa palengke sa Pampanga. Bili na lang po kayo ng sweet chili sauce. Lagyan ng garlic. At kung gusto nyo manghang, lagyan nyo po ng papahang. Hindi po ako kasi kumakain ng manghang. Kaya kung gusto nyo ng sour, ng spicy, lagyan nyo po ng sili. Habang ginigisa nyo. Yung, kung depende po sa kaya nyong spice, kaya nyong anghang, pwede nyo pong gawin. So, yan po ang ating another product from the freestyle cooking. Ito pong sweet chili sauce na ginamit natin, mayroon na po siyang kuting anghang. At sa mga aking mga subscriber, followers, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Medyo busy lang po ako sa trabaho, kaya ito lang po aking nagagawa ngayong libangan sa ngayon. Pero hopefully, Christmas ay maipadala ko na yung mga regalo sa dapat kong bigyan ng regalo. Mga nangangailangan, yung mga napektuhan ng bagyo. Maraming salamat po. At umasa kayo na anuman ang ating magiging income dito ay babalik po natin sa kawang gawa. Maraming salamat at hopefully you subscribe to my channel, please. Para I will have more, you know, views. So ngayon, hindi pa po ako, monetize nga po ako, pero hindi pa po ako nagkakaroon ng income sa YouTube. So wala pa po tayong income na tatanggap at the same time. But I'm just enjoying it. And thank you for that. Sa mga nanonood sa akin, I'm just trying to introduce new type of cooking, freestyle. Hindi po siya yung kinopya sa mga recipe. Sariling gawa natin. Para, dahil nga po, sa mga taong iba, hindi po nila hindi po available yung mga sangkap na yon. Kung ano lang po available sa farm nila, sa market natin, yun lang po ang pinipresent natin. Anyway, maraming salamat. Stay healthy. Be safe. God bless you all. Thank you.